Hello, good morning, good morning. Ayan, today is Friday, bali wala pong pasok ang mga bata, pati rin po yata yung mga empleyado. Ito po yung update natin dito sa unit ni ma'am, ayan. So, bali pumunta po ako dito ng umaga para ihatid yung ladder. So, bali halos patapos na po yung pag-i-install ng mga tiles. Bali, waiting lang po kami sa deliver nung apat na tiles na kinulang para dito sa countertop. Ayan. So, ito po yung naiwan kagahapon kasi nga po naubusan kami ulit ng adhesive. Ayan. So, bali si Ray po is ina-assemble niya na yung ilaw para sa poste. Ganito po siya, oh. So, bali kagabi po is pinakita ko po sa kanya yung picture na galing kay ma'am. So, ayan, nakita niya na kung paano yung itsura. So, yung ilaw po natin sa poste is tatlo lang po kasi tatlong poste lang po tayo, eh. So, medyo parang nakita ko po yung price niya parang nasa 2,800 po ang isa. So, bali, ito po yung mga siroho o yung mga sidings. Nilalagyan na rin po nila ng tiles. So, konti-konti na pong nabubuo yung unit, lalong-lalo na po dito sa baba. So, medyo ito po yung matrabaho pagdating sa pag-i-install ng tiles, yung mga siroho. Kasi kailangan mo talagang ikat yung pinaka-hugis na part na yon. So, kung medyo maliit, napaka-critical niyang ikat. Kasi nga po, may tendency pumitik. Pumitik yung tile sa grinder. Pwedeng mabali. Pwedeng paulit-ulit yung pag-cut. Ayan. So, dito po sa front, ayan, nalagyan na rin nila ng tiles. Shoutout nga po pala kay Sir Jerome, ayan, sa unit niyang black and white. Halos magkatabi lang po sila ni Ma'am Floor, ayan. So, thank you sir dun sa binigay mo sa aming buhangin. Kasi meron po kaming hiniram sa kanya na 5 sakong buhangin. So, sabi niya, free na lang daw, hindi niya na kami siningil. So, ayan sir, thank you po. Bali, share ko lang po yung unit nila, sir. Dito rin po yan sa PaySpy. Bali, in-invite po nila ako sa unit nila. Ang ganda rin po nung interior nila, in fairness. Ayan, oh. So, sir, thank you po sa pag-invite. Ang ganda po ng unit nyo. Congrats po. Sa PaySpy lang din po sila. Ayan. So, hindi ko na lang po na-videohan yung pinakababa kasi nahiya din po ako. Pero, sir, sir, thank you po. Thank you sa, ano, ang ganda po nung unit nyo. And, dun po sa pinaka-labor nyo, tsaka materials, sulit po kasi maganda yung outcome, in fairness po. Bali po, subscriber ko po sila sa YouTube channel. Ayan, lagi rin po silang nanonood sa aking mga vlogs na ina-upload. Ayan, thank you po. Since wala pong pasok today, maaga po ako dito sa unit para tulungan din si Ray. So, bali, dito na po kami sa part ng pag-a-arrange ng mga tulis-tulis. Tulis-tulis po kasi yung tawag yan sa Lazada. Tulis po yung pangalan niya. So, ito po, dinagdag po namin pinaka-design ng gate. Kasi yung tama nga po yung sabi ni ma'am, may purpose din po talaga yan is para yung sasampa po dyan is matusok. Diba? Kasi nga po, hindi, sa phase 5 po talaga, mahigpit. Hindi mo siya pwedeng i-pull grills kasi po bawal. So, ito po, naisip lang namin na mag-add ng pinaka-design. Bali, nabili ko po siya sa Lazada. I think nasa 40 to 50 pesos lang po ang isang piraso. So, metal po siya. Bumili po ako ng 25 pieces. Bali, ayan, dinidivide ni Ray kung ilang sukat yung pinakagap ng bawat isang tulis. So, halos patapos na po lahat ng welding works namin. Ito na po lang po ata ang last.
So, maganda rin po siyang tingnan, in fairness. Yet, mura lang po siya. Then, talagang solid na metal. Tapos, ito na po yung ilaw nila dito sa may poste. Na-install na. Parang metal din po siya. Ang tigas eh. Ayan. So, ito po, si client po ang pumili ng ilaw. Lahat po ng ilaw nila, sila po lahat ang pumili. Except lang po dun sa mga tawag dito, pin lights. Tatlo po yan. So, hindi pa natin na-testing kasi hindi yata nakatap doon. So, try natin bukas kung gagana siya. Then, yung bulb po siya, bulb. Then, sabi ko rin po kasi kay ma'am, pag bumili po ng ilaw is yung replaceable po yung mga bulb. So, ayan po, nasukatan na ni Ray na nalagyan niya na ng tanda o marker, parang ganun. Ayan. So, bali sa mga nagawan namin, first time namin maglagay ng tulis. So, bukod sa may purpose siya, maganda rin siyang tingnan. Parang, wow, di ba? Pag nakita mo, parang iba rin yung gate nila, parang ganun. Ayan. So, guhit. So, ang galing lang, di ba? Ayan. Para pag winelding niya, mabilis na lang. Kasi meron na siyang palatandaan. So, dito naman po sa loob sila Kuya Joan, continue naman po sa pagta-tiles ng mga seroho at saka yung para sa countertop. Ayan. So, pasensya na po kung madumi ha, mga gamit pa po namin yan tsaka materyales. Ayan. Ito po yung mga seroho na lagyan na rin po nila. Halos konti-konti na siyang nakukompleto, nabubuo, ayan. So, bali kanina po, nag-add din po kami ng 2 galon ng plat. Kasi kailangan po namin i-retouch yung mga kisame. So, ayan po, nag-i-start na si Ray mag-welding. Ayan. So, yung 25 pieces, yun dito po sa part na yan, 21. Tapos, doon naman po sa gate, yung 4 na piraso. So actually, matrabaho po to kasi nga, yan, tulad nyan, susukatin, we-weldingin. Pero sa amin po kasi, kung alam namin ikakaganda ng unit, carry lang sa amin, hindi na rin po kami nagpapaad ng labor. Kung baka package na, kung ano ikakaganda at hindi naman ganun kabigat yung gagawin, go lang kami. Ayan. So mas gumanda siyang tingnan na nagkaroon siya ng mga tulis. Actually, si Ray kasi mas ini-enjoy niya yung pag-welding. Kahit medyo mainit, nakakapaso minsan kasi yung baga niya, mas ini-enjoy niya yung pag-welding kesa sa pagta-tiles. Actually, si Sir kanina yung nag-invite sa akin, tinanong niya ako na kung si Ray daw po is nagta-tiles din. Actually, si Ray po talaga is tile setter. Tile setter po talaga siya. Then yung pag-welding, parang dito na lang niya po sa Lumina natutunan. Doon sa kasama niya rin dito sa Lumina na naggagawa din. So shoutout nga po pala kay Kuya Bok na nagturo kay Ray na matutunan yung pag-welding. So sabi naman ni Kuya Bok, as long as marunong ka sa mga sukat-sukat, marunong ka mag-cutting, alam mo yung pag-welding, madaling matutunan. So, ayan. So, ganyan yung discarte. Kanya-kanyang gawa. May nagpipintura, may nag-welding, merong nagka-cut ng tiles, diba? So, bali, ayan po, ginagasgasan muna ni Ray yung bakal kasi meron na siyang primer. So, kung merong primer, merong pintura, medyo mahihirapan pong dumikit yung pag-welding natin. So, kailangan gasgasin muna po natin para bakal to bakal. Ayan. So, bali yung 4 na sobra, dito na po natin ilalagay sa may gate. Ayan.
So, hindi lang po muna natin siya ma-appreciate ng sobrang ganda kasi ano eh, may andun pa nakasandal yung mga marine woods. So, after po natin mag-tiles, mag-welding, next week, pwede na po tayo mag-start para sa kitchen cabinet. At saka po yung cabinet sa taas, yung para sa closet. Ayan. So, sabi po sa balita, baka bukas po daw, nasa 50 degrees Celsius ang Metro Manila. So, ayan guys, ingat-ingat po sa ano, at matindi po ang sikat ng araw. Actually, dito po sa Cavite, sa Lumina, medyo mainit nga po talaga. Patay ang hangin. Ayan, natusok na si Ray. Natusok siya. Natusok siya pag ganun niya. So, ingat-ingat. Ayan. Natanong niya ako diyan kung pantay ba o hindi. Oh, ganyan. Ay. Ayan, ayan, ayan. Ayan, malapit nang matapos. So pag natapos naman na tayo dun sa mga katulad ng pag-welding, pag natapos na po 'yan, pwede na nating iuwi yung ating gamit. So mababawasan na rin po ng mga tools diyan sa unit ni Ma'am. Yun din po kasi ang nagpapadami pa eh, di ba? So, ayan na, nakabit na oh. Ang gandang tingnan. Actually, wala pa po yung pintura. Pag napinturahan na po, lalong aangat yung kanyang ganda. Yung ano nga po pala, yung deco stone, nalagyan na rin po siya kanina ng umaga ng sealer. Kaya parang wet look na siya ang tingnan. So, ang pinakahuli po talaga natin dyan gagawin, yung pagpipintura, yung pag-retouch. Ayan. Last two na tayo. So, bali dito ko po siya tinututukan kasi nga doon niya sa loob, yung pagka-tiles lang naman. So, tingnan natin siya kung paano siya mag-welding dito sa gate. Kung halimbawa po magpapagawa kayo sa iba, baka kung gantong medyo critical yung design, maraming we-weldingin, maraming gagawin, baka po magpa-additional. Pero sa amin po kasi yun nga, ang gusto rin po talaga namin sa pinakagawa ng Ray House Makeover is maiba. Yun naman po lagi kong nasasabi na yung ganda po ng renovation din is depende rin po sa budget ni client. So kami, sa ikakaganda, go kami. Kung magbibigay si client ng additional, thank you, di ba? Ganun lang yun. Pero sa amin kasi, kami rin naman po yung nagbe-benefits pag maganda rin po yung outcome nung gawa naming Anchili SF. So, bali malapit na matapos si Ray. Ayan. Sipat-sipat kung pantay. So, bali tinatanong niya ako kung pantay ba. Ayan. Ayan. So, bali assistant muna niya ako dyan. Medyo mahirap din kasi kung walang titingin, 'di ba? So, ayan. Ako po yung taga tingin kung pantay o hindi. Tulad nga po na nasabi ko, doon nga po sa pagba-vlog, kahit pa ano, sumasahod po ako ng mga after 3 months. 3 months po ako bago sumahod kasi hindi ko po nasasapul agad yung $100. Pero ayos lang kasi halos tuloy-tuloy po yung gawa namin. Halos hindi po kami nababakante. Oh, last one. So, kaya sabi ko rin kay Ray, sabi ko rin sa asawa ko na lagyan natin ng arte. Lagyan natin ng kakaiba, parang ganun. Kasi, para hindi rin magsawa si client or yung mga subscribers na laging nanonood sa ating channel. So, pag may nakita silang, wow, iba na naman to. So, nagugulat din sila. Kumbaga, parang iwas umay, parang ganon. Pero kung sa iba niyo po to ipapagawa,
Nako, malamang sisingiling kayo or magpapaad sila ng labor. Ayan. Basas po ang importante sa amin, tuloy-tuloy lang yung gawa. Tuloy-tuloy yung hanap buhay namin. Okay na po kami doon. So, last one, malapit na matapos si Ray mag-welding. So, bali, ang ginawa lang po muna dyan, ispat-ispat lang po muna. Tapos, i-check niya yung pinaka-distance ng bawat isang tulis. Then, tsaka niya na po papaikutan ng pag-welding. Para mas matibay, kapit na kapit. Pintura na lang talaga ang kulang. So, kina ma'am, kina bossing, ingat-ingat po dun sa tulis. Kasi nakakatusok po talaga. Nasampulan na si Ray. Matulis po talaga siya. Ang cute niya, in fairness. Akala ko nga sobrang liit lang neto eh. Pero ano eh, halos isang dangkal din siya eh. Ayan, bukas testingin po natin yung ilaw. Nakalimutan ko po kasi kaninang i-check kung gumagana na siya eh. Ayan, ang ganda na. Tapos na. So sabi nga namin parang Reyna daw ang papasok dito. Parang Reyna daw yung papasok dito, sabi nila. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na dinodoblihan na ni Ray ng welding. Kasi kanina parang ispat-ispat lang po yun eh. So kailangan talagang paikot yan para mas matibay, mas kapit na kapit siya. So sila tatay naman continue pa rin sa pagtatile sa loob. Malapit nang matapos. In fairness po kay tatay, magaling siya. Kahit bago lang siya sa amin, magaling din po siya mag-tiles. Kahit yung mga sukat-sukat, magaling. Nagwe-welding din po siya, nagka-cut din po siya ng mga bakal. So, yun ang mas magandang kasama sa hanap buhay. Yung parang all-around na rin. Para pwede mo siyang ilipat-lipat sa mga gawa. Pero sa pasweldo ni Ray, sulit naman. Kasi ano po yan sila, 800 a day. Kaya siguro kahit tapos na, tapos utusan sila ulit ni Ray ng ganito, walang reklamo eh. Kasi kung ang trabahador hindi satisfied yan sa kanyang salary, tapos binubugbog mo sa trabaho, baka bukas hindi na pumasok yan. So, ayun, sulit na po dun sa 800 a day. Tapos si Ray naman is hindi naman yan mahigpit. As long as yung instruction niya, yung ipapagawa niya is nasunod, okay na po yun. So sana si Kuya Toto na kabady niya sa paggawa ng cabinet, sana pumasok na sa Monday. Kasi sabi niya, madam, nag-PM naman, madam, hindi po muna ako makakapasok ng Monday, sabi niya. Nang Monday kasi nasa Manila po daw siya. Kaso Friday na po, wala pa rin siya. Pero siguro po nagbakasyon. Okay lang naman yun. Kasi kung isasabay na rin po namin yung paggawa ng cabinet, wala rin po pupwestuhan kasi nagda-tiles pa rin po. So meron naman tayong proseso. Pero sana by Monday pumasok na. Kasi tapos na po namin yung pagta-tiles sa... So bali ayan na po, wala na ba tayong i-cut? So tapos na po yung pagka-tiles dito sa dining. Ayan, ilalagay na lang tong isang tiles. Tapos meron pa tayong mga maliliit dito. Ayan, may maliliit pa tayo ditong ewan ko kung sisiksikan pa nila yan ng tiles. Ayan. So dito po talaga sa may mga unit talaga si Lumina na hindi proportion yung pinakasukat. Minsan makikita mo yan pag naglatag ka na ng tiles. Ayan. So bali kagahapon dito po yung natirang part. Bali nag-add po kami ng tiled adhesive tsaka semento ulit yata yun. Tapos ayan na. So okay na rin po yung mga sidings dito kagahapon, yung mga siroko nalagyan na rin po at hindi po pa natin pwedeng tapakan. Ayan. Pati dito, ayan, nalagyan na rin sa ilalim. Hanggang doon.
Ayan. Tapos kanina nga po pala, inayos na rin ni Kuya Joseph tong ating hagdan. Ayan. So, nalinisan na rin siya. Then, lilinisan pa konti-konti kasi may mga dumikit na skim coat, semento, adhesive. Ayan. So, may nilagay po siya dito kanina na tawag dito. Silicone. Ayan, konting-konti lang nalilinisan. So, parang nire-touch-touch niya ng konting skin coat. Then, naayusin yata yung mga sumobra. Ayan. So, bali po ang tiles natin, baba-taas, same lang. So, para sa akin, mas maganda rin yung same na lang baba-taas. Para hindi na rin kayong mahirapan mag, tawag dito, mag, partner-partner. Ayan. So, mas okay po siyang tingnan. Glossy po to na porcelain na 60 by 60. So, patapos na po yung ating pagta-tiles. Kaya, makaka-aura na yung ating pagpipintura. Ayan, okay na. Nakuha na ni tata yung tamang sukat. Ang hirap talaga pag mga dulo-dulo na. Ayan. Kailangan kasi may konti pa rin space eh. Hindi kasi pwedeng sobrang close. Para kahit gumalaw yung tiles, may space pa rin siyang gagalawan. So, bali, tinatanggal naman ng ating helper yung at mga sementong sumiksik dito sa gilid. So, baka ang gagawin natin dyan is lalagyan na lang natin siya ng adhesive tsaka skim coat. So, ito naman po is nakita ni Kuya Joseph na medyo may mga, siguro may mga bako-bako o lubog-lubog. So, kailangan natin habulin ulit ng masilya. So, ini-spot-spotan niya yung mga uneven space. Ayan. So, ikakat yata ulit ni tatay, babawasan. So, ang ganda na, diba? So, bali pag ceiling po, dapat flat paint lang po yan. Flat paint. Hindi po semi-gloss. So, nailagay na rin po pala ni Kuya Joan yung isang tiles para dito sa sakalan. So, meron po siyang masking tape para nakakapit. Ayan. So, bali, ito po yung matrabaho sa paggawa ng countertop kasi kailangan po talaga siyang i-45 degrees. Pero, depende po sa gumagawa. Yung iba po ata, pinapatong lang. Hindi na nila kinakat. So, ganito po yung itsura nyo. Ito po ang matrabaho dyan, yung mga sidings. Ayan. Ganyan po siya i-install. Kaya po pag nagpagawa kayo ng mga bar counter, countertop, pag siningil po kayo ng hindi naman sa mahal, makatwirang labor lang. Ayan. Ano po kasi yan, the more na maraming cutting po si tiles, is matrabaho. So, the more na matrabaho, syempre, mas malaki yung pinaka-labor niya. So, hanggang sa ilalim po ng ating countertop is meron na rin po siyang tiles. So, yung ating kisame naman, i-retouch na rin yan ng flat. So, meron pa rin po siyang mga patsi-patsi dyan ng masilya. So, once na okay na, pwede na natin i-install yung dalawang ilaw. So, ikakabit na ata ni tatay yung tiles. Nahirapan siya dyan. Ayan. Ito po yung sa bathroom. So, stay lang po yung bathroom natin. Ah, hintay lang po natin matapos. Ito nga po, oh.
Sobrang critical po na itong lagyan ng tiles ko kasi ang nipis. Pero ayun, nagawa ng paraan. Tapos ito po, sisiksika na lang po natin to ng adhesive tsaka ng skim coat. Kasi kung tiles pa po ilalagay natin, mahirap na po. And possible baka mabasag lang. Ayan, mahirap na rin po siyang i-45 degrees cut. So, isisil na lang po natin siya ng adhesive tsaka ng masilya. So, maganda po talaga yung ganitong setup. Sa mga nanonood po sa aming channel, mas at saka po dun sa mga nagiging soon na client namin, mas gusto po talaga nila yung ganitong setup dun sa mga nakikita namin na uploaded. Kasi hindi na sila mahirapang mag-decide or mag-design ng kanilang pinaka-unit. Maganda rin yung design ng pinaka-tiles nila dito sa hagdan. Bukod sa meron na siyang nosing o stopper, naiba kasi, 'di ba? Brown sa baba taas, pagdating sa gitna parang ayan sa hagdan, black naman. So may panabla. So bali meron pa tayong mga lalagyan ng skim coat dito, aayusin, ayan. So dito naman po sa taas, bali na-install na po ni Ray kagahapon yung pendant light. So ito nga po pala, tawag dito. Nung pag-install ni Ray, sinadya niya po palang ganyan yan. Kasi pag dumating po daw yung may-ari, tatanungin niya kung gaano yung arrangement. Yung taas po ng bawat isa kung paano. Ayan. So ito, carry naman po siguro kahit umabot siya hanggang dito. Or dito, kasi nga, pag akit mo naman, hindi ka naman siguro tatamaan. So maganda rin yung kulay ng kanilang pendant type dito sa my stair. Pero I think mas maganda na medyo nakabitin pa siya ng konti. Ng mahaba. Kasi yun yung peg nun eh. Ayan. So makikita natin yan pag naayos na. Wait lang natin si client pagpunta niya dito. Ayan. So meron din tayo mga tawag dito mga blinds na i-install. Bali nagpa-customize po ata si ma'am. Ayan. Sa akin, sa likod yung so maraming pa tayong mga accessories dito. Kalamihan yung sa kitchen tsaka sa may tawag dito sa bathroom. Ayan. So yun nga, nauna yung taas. Meron ng pintura pero yun nga, first coating pa lang yun. Usually, pag ito-turnover na namin kay client, hihilamusan pa namin to. So katulad nito, nagkaroon ng dumi. Ayan, mayroong mga aayusin. Then isang pahid pa yan ulit ng pintura. Hindi naman po yan paulit-ulit. Kumbaga, kung second coating, first coating lang muna. Then pag ito-turnover kay client, yun na yung final coating natin. Titira na lang po yata dito yung fluted panel na ilalagay natin sa baba. Then, maganda rin pag nalagyan na rin siya ng blinds. So, tinatapos na lang lahat ng i-tiles, lahat ng welding works, styling works. So, papunta na po kami sa cabinet. Papunta na kami sa cabinet. So sabi nila pag nilagyan daw ng ganito ng hallway parang hihina daw yung hagdan. Hindi naman. Hindi ko nga sa magalaw. Siguro po depende sa pag-install o pagkabit niyo po ng hagdan or ng hallway. Mas kumibay pa nga siya eh. Kasi kung dati dito lang siya, 'di ba, wala siyang kinakapitan, ngayon nakakapit pa siya dito. So mas matibay. So bali, abang-abang na lang po tayo sa final paint na itong ating hallway sa itong ating handrail. Ayan. So mas maganda rin black na lang.
Pero pinanong ko na to eh. Mas okay daw, black na lang din. Dumihan. So, ayan, finally, na-install na ni tatay. Nahirapan talaga siya dyan sa isang piraso na yan. Ayan, okay na. Buti po sumakto yung ating tiles. Kahit estimated lang yung aming kwentada. So, bali, nagpa-add din po pala kami ng 2 galon na flat. Yung semi-gloss naman po kasi is meron pa. Medyo kumain po kami ng marami-rami sa plat kasi yung pinaka-ceiling po, yan po yung gagamitin dito sa baba. Sa taas po, hindi kami gumamit sa ceiling kasi nga naka-PVC. So, ayan na po si Ray. Bali, natapos niya na po yung pag-welding. Paikot po yung pag-welding niya para kapit na kapit po talaga yung mga tulis. Bali, tinatanggal na lang niya po yung mga... Anong tawag doon? Yung parang mga bukol-bukol, yung parang mga luha-luha ng welding. So, ang ginagawa niya is hinahasa niya para mawala yung mga bukol-bukol. Then siguro bukas, pwede rin po natin yung pahiran muna ng primer. So, ito pong mga basura, pasensya na po dun sa katabi ni ma'am. Lilinisin po namin yan. Ipapahakot po namin yan once na natapos na po yung aming pag-tiles tsaka pagka-cabinet. Para isang hakutan na lang po. Then, malinis na. So, ang ganda na niya pong tingnan, di ba? Sorry, nabubulol ako, di ba? So, ang ganda po ng pwesto nila, Ma'am Floyd, dito sa Phase 5. Good thing nga po na nagpalipat siya dito sa Phase 5 kasi nga po, ang unit niya sa Phase 6 is Athena. Maliit po yung Athena. Nakita ko na siya sa personal. Ang liit lang po. Compare sa Angeli SF. Kung may Angeli SF po kayo, ang bongga. Kaya pag ako po talaga nakaipon, sasalurin po talaga ako ng isang Angeli SF. Prepared po namin ni Ray. Si Ray po, prepared niya is sa Phase 5. Ayun. So, ang ganda-ganda na po, diba, ng gate. Kulang na lang po yung pintura at saka yung ating pailaw. Pag nagsama-sama na yan, let's bolt in na, diba? Bolt is 5. Ayan. So, makikita nyo na yung ganda. Tapos, pag nalinisan na natin, nakaka-exact matapos. Kasi yun nga, pag malapit ng matapos, hindi natin pwedeng madaliin. Oh. Wow, ang ganda, diba? Ano lang yung plywood eh. Yung plywood po kasi doon nakasandal. Yung pinaka-marine wood. So, ayan. Hindi natin siya ma-appreciate ng bonggang-bongga. Pero, all in all, ang ganda, diba? O, ayan, o. Meron pa siyang drainage. Ito po ang tiles na ginamit natin dito is yung mga retaso. Ayan. So, yung mga retaso magagamit pa rin natin, eh, diba? So, sa pagpapagawa po ng isang Angeli SF, minsan po sumusobra yung materialis, pero mga ilang piraso lang naman. Pero normal lang po yun. Halimbawa, sa buhangin, susobra ka. O kaya sa graba, susobra ka. Normal lang po yun kasi hindi mo naman siya mabibili ng per kilo. Wala, na-share ko lang po. Ayun. So, nakaka-excite na pag makita mo malinis na lahat, pinturado na, may cabinet na, di ba? Nakaka-excite. So, sad to say lang po, yung deliver po ng tiles is mali. Kaya po, actually, na-hybrid po ako nung time na yan. Kasi po yung 4 na tiles sa pahabol namin na 60 by 120, is tama naman po yung code. Kaso, yung deliver po, mali. Mali po yung diniliver na design. So, napipending po yung gawa. So, sabi ko doon sa inorderan namin, pakibalik po kasi hanggang 5 p.m. Actually, wala pong bumalik. Kasi ang gusto nilang mangyari, kami pa yung maghatid nung tiles doon sa shop nila
So parang ang parang hindi naman fair yun, 'di ba? Kasi dapat silang gagastos dun eh. Parang sabi mag-ano daw kami ng tricycle. Dapat sila, sabi ko nga, hindi po, kayo po ang mag-shoulder niyan ng transpo niyan kasi pagkakamali niyo po 'yan. So ayun, pending lang po ang ating countertop tsaka bar counter. So siguro may mga reason kung bakit nagkakaroon ng aberya. Let's see, bukas baka i-deliver po nila yung tiles. Mali po kasi. Actually, yun na lang po ang hinihintay namin para... ma-continue na yung ating bar counter. Bar counter na lang, oh. Diba? So, maraming po salamat dun sa mga patuloy na nanonood sa aming sa aking vlog pala. Thank you po sa support. Ayan. Makikita na po natin ang kagandahan nitong gawa namin. Charing lang. Ganda na. Promise. Mas maganda makita nyo sa personal kaysa sa YouTube. Pero sabi nila kaysa YouTube daw maganda rin eh. Thank you po. Thank you. Ayun. Yeah.